Nakapuso 25 taon na mula nang tumama ang tinaguriang killer earthquake sa Luzon. Pumatay po yun ang nasa 1,200 katao. Yung mga tiga Baguio po na napuruan ng lindol na yon ay may natutuan sa trahedya at yan ang tinutukan ni Bon Aquino. Namayani ang takot ng mga estudyanteng ito nang yumanig ang magnitude 7.8 na lindol noong July 16, 1990. Wala pang isang minuto ang lindol na tumama sa Luzon, pero 1,200 tao ang nasawi. Sa Rizal, Nueva Ecija ang sentro nito, pero dama ang pagyanik sa mahigit 20 probinsya pati na sa Metro Manila. Isa sa mga pinakanapuruhan ng Baguio City. Maladominong pinaguho ang 28 gusali sa Baguio, kabilang ang 5-star Hyatt Terraces Hotel. Michelle? Sonia? Anybody, if you can hear me, please tap, knock on the wall. Who are you calling for out there? My daughter, who's 5 years old. I'm hoping she's still alive. And I'm calling for her yaya, Sonia. Dahil sa matinding takot ng mga residente sa mga aftershock, sa Burnham Park na lang sila nanatili. Kahandaan na tamang kaalaman naman ang natutunan ng Baguio City sa 1990 earthquake. Nagsasagawa raw sila ng information drive. Bago yung ating tratos sa disasters, it's no longer merely reactive, it is proactive. Sa mga estrukturang itinatayo ng gobyerno sa Baguio City, tiniyak ng city engineer na maayos at maganda ang kalidad ng mga proyekto tulad ng mga tulay at kalsada. It can withstand because it was designed for seismic design, seismic for earthquake. But we have to look into nga sa implementation. Von Aquino, Nakatutok, 24 Oras.